Annyeonghaseyo! Hello again, Tigers! Sa init ng panahon ngayon, sasabayan rin natin alamin kung ano ba ang hottest and trendiest of the trending topics as of the moment. Dun pa lang sa unang word na binanggit ko, Annyeonghaseyo, you have an idea kung ano ba ang pag-uusapan natin for today's segment. So, ano pa nga bang hinihintay natin? Simulan na natin to. I am Rico Gomez. Come and join me here on Bandwagon special segment #TBE, The Bandwagon Explained Blackpink Takeover. Uy, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Yan ang linyahan ng mga pa-fall ngayong tag-init. Well, speaking of tag-init, bakit hindi natin pag-usapan ng isa sa pinakamainit na topic ngayon sa Pilipinas? Ito ay yung Hallyu Wave. Hindi po ito yung nilalagay natin sa halo-halo ng ube Hallyu. But according to my friend Mitzi, it literally means Korean Wave, which is used to describe the prominence of the Korean culture and Korean pop culture to the world. From Korean cuisine, skincare, at kung ano-ano pang case. Isang K nga na part nito ay ang K-dramas na tanging nagpapakilig sa mga single ngayong quarantine. Andyan ang Vincenzo na nagpapakilig sa mga kababaihan at ang W, Two Worlds Apart, na paborito ng aking friend na sina Jel and Kelly. Isa pang nagpapakilig di lamang sa kababaihan pero pati na rin sa mga kalalakihan ay Korean pop music o ang K-pop. 1999 Babies can vouch me for this na isa sa pinakaunang K-pop song na napakinggan natin ay ang Nobody by Wonder Girls at ang aking personal favorite, Girls' Generation and Super Junior. Pero isa rin sa mga artists na tumulong sa pagsikat nitong Hallyu Wave ay ang Blackpink. Yes, Blackpink, composed of Jennie, Rosé, Jisoo, and Lisa, started out their K-pop journey by being trainees under YG Entertainment, a famous Korean entertainment agency. While they were being trained, they appeared in some K-dramas and K-pop music videos. After 6 years of rigorous training, yes guys, 6 years, they debuted on August 8 of 2016 with their album Square One. Sa sobrang lawak nga ng influence itong Blackpink, they were already recognized sa kabilang panig ng mundo and they won an MTV Music Video Award, People's Choice Award. They peaked number 1 at Billboard 100 with their song Love Sick Girls. Yes, Love Sick Girls. And of course, they were chosen by Netflix to be their first original K-pop documentary. I think that will be all for now. Sorry kung nabitin kayo. But all this chit-chat has been fun so far. And I hope na nag-enjoy kayo sa ating special segment. I will see you again next time to talk about the hottest and the trendiest of the trending topics at the moment. Once again, I am Rico Gomez. This is #TBE, The Bandwagon Explained, Blackpink Takeover. And if you want to stay up to date and know what's poppin', catch The Bandwagon here on UST Tiger TV.